Hello, mga katrackers, mga abiyahero ko dyan. Saka syempre yung ating mga masugid na followers. Walang sawang sumusuporta sa ating mga video. Maraming salamat sa inyo. At sa ngayon, nice lang natin i-remind ulit dahil yung ating naging topic nung nakaraan na tungkol sa pagkakaroon ng traffic sa mga bayan-bayan. So yan, tatalakayin ulit natin kasi marami namang sumasangayon. Meron naman na nagsasabi na culture na ika sa Pilipinas yan. Meron naman nagsabing di na mabago yan dahil parami ng parami ang sasakyan. Tsaka yung iba naman, nagtaskilay lang dahil pinakikialaman daw natin pa yan. Hindi, ito naman, kaya naging topic natin is nawi-witness natin. So, ang point natin dito na makita rin ng iba, magkaroon sila ng idea or ano man yung ano, alay mo, makapagbigay at itulong tayo sa mga talagang hindi pa naiintindihan ng pagkakaroon ng traffic. Kaya nating ginawang topic yan. Pero talaga sa sinasabi nga nila, magkakaroon ng maraming sasakyan. Pero sa pagkakatingin ko, hindi sa ano kasi kung ibabase natin sa mga langgam o sa anay, yan. Sa sampulan na natin sila, hanggang anay lang. Hanggang langgam. Kita mo yung mga langgam, mabagal lang sila magtakbo, pero tuloy-tuloy sila. Bagal silang naglakad. Pero hindi sila nag-ihinto dyan kung saan-saan. Hindi sila nagkagabanggaan, hindi nagkaka-traffic. Continuous. Di, as a reason na, marami nga sila. Pero continuous yung lakad nila. Parang ganun lang din yan. Ganun ang traffic eh. Then, pero kung yung iba mayroong nagbabanjing dyan, mayroong ano, nagkukos talaga ng traffic. So kaya yan natin naging tinalakay. So, at saka isa pa, sa analyze ko talaga, ang pagiging cost ng traffic, pagkukos talaga ng traffic is disiplina na yan ng mga mamamayan. Oo guys, kasi sa totoo lang, ako na-witness ko yan. Dati may natira na akong bayan na disiplinado. Kumbaga sa ano, mamamayan hindi sumusuway sa batas. May disiplina sila, hindi sumusuway sa batas. Ito naman yung power ng good governance. Ayan na, nag-i-English na tayo. Pero yun nga, katulad nga ng sinabi ko, doon sa bayan na yon, hindi na kailangan na kung sino pa yung magsasabi, mga pulis, mga ano. Actually, nakakahiwaga dahil minsan kapitbahay mo lang na magsasabi, ay, huwag ka dyan. Bawal. Pinagbabawal ni mayor dyan. Pinagbabawal ni ano dito. Hindi na kailangan na kung sino-sino mga traffic enforcer, mga ano. Wala na silang ano. By the power of good governance. So yan, kumbaga sa ano, ika nga, yung isang basket ng prutas, hindi mo mawala yung bulok niya. Kaya ang ginagawa ng iba dyan, inaalis yung bulok. Kasi kung hindi mo aalis eh, maaaring hanggang sa maging bulok at yan. Siguro na pukuha nyo na yung point ko, pero hindi na natin i-mention yung bayan. Baka mamaya, madali tayo ng good governance. Pero ito na ano ko, na-witness ko lang. Asa ano naman, naging pamamayan ako. Napakaganda. At disiplinado. Kumbaga sa ano, yan ang ano, hindi maaalis yung mamangha ka na ganun ka disiplinado yung tao. Dahil mayroon silang, kumbaga sa ano, may pangil ang kanilang patas. Yan, parang may kinakatakutan. Hindi na natin i-point kung ano yung mga nakakatakot na yan, ha. Basta yan, yan na witness ko. Pero napakaganda. Napakaganda sa isang bayan. Pagkadating ng ano, may curfew, wala, walang lumalabas. Sinabing curfew, curfew. Ganun. Yan ang isang. Ibig sabihin, ang taong bayan, sumusunod. Kumbaga sa ano, may disiplina. Pero hindi ko sinasabing wala kayong disiplina. Sinabi ko lang doon. Wala akong pinopoint. Baka mamaya marami man magre-react.
Pero ating pag-usapan lang. So kayo mag-comment kayo kasi nawi-witness lang naman natin 'yan. O siyempre kung pag-aano kung ano yung pagkakaintindi mo sa pag-focus ng traffic. Mag-comment mo. Malay mo, mayroon ding ibang ano, masangayan sa naging dahilan ng ano, kasi hindi naman tayo perfecto. Actually talagang sa tao, mayroon talagang ganun, mayroon mga pagkakamali. Pero minsan nga, napupoint pa natin yung tama kaysa dun sa mga naghahanap talaga ng lunas. Kasi nga, mayroon tayong kumbaga sa ano, nababasihan natin. So ngayon, eto nga, pero yung may mga ibang bayan naman na pagdating ng termino nung kanilang kandidato, ganyan, mag-i-speech na sa entablado. Mga kababayan, nasa kalahatian pa lang tayo ng ating termino. Pero 80% na ng ating kalsada na road widening nga. Kaya, palakpakan yung mga tao, alam, na road widening nga. Bilis action ni ano, ni ating kandidato. Bilis action, di ba? Na road widening na. Pero ang traffic na doon pa rin. Bakit? Ang road widening ginawa lang parkingan. Walang pagbabago, di ba? Bakit di mapalis? Bakit di nyo alam kung bakit di mapalis? Butante! Yun ang ano, isang power ng mga ating good governance. Nakaupo na, nangangampanya pa. Oo, yan ang minsan. Pero hindi naman natin nilalaan. Kasi may, eto na-analyze lang natin. Hindi tayo nagpo-point na kung sino yan, kung sino man yan. Basta ito galing lang sa ating katangisip na maaaring nawi-witness din natin sa iba. Eh, pagdating ng ano, election, re-elect. Sabihin ng taong bayan, oo, napakabait yan si ano. Yung road widening, ginawa kong parkingan eh. Hindi nagagalit eh. O, di ba? Buboto ngayon niya. Re-elect. Re-elect din ang ating pinupoint na problem ng ating bayan na traffic. Di ba? So, yan. Minsan, mag-analyze tayo sa ating mga binuboto. Minsan, kasi silipin natin. Minsan, hindi naman sa yung iba, mga pinapriority na, yung mabait. E kung sobrang bait nga naman, mag ginagawa lang tao-tauhan dyan, magka nanalo, nakaupo lang na wala naman nagagawa. So, kung minsan naman, mayroong matapang na talagang magkang susuway, isang bala ka lang. Pero, ayos ang bayan. Buong bayan ang nakikinabang. Progreso, asinsado, disiplinado, mamamayan. Ha? So, yan. So, sana sa ating naging topic doon tungkol sa traffic, hindi natin pinopoint yung kung sino may kasalanan talaga sa traffic. Pero, nagkakaroon lang tayo ng agenda. Siyempre, wala namang ibang mag-resolve dyan. Alangan mapupunta pa dito yung mga taga-ibang bansa para i-resolve yung traffic na yan. Siyempre, ingay pa ng budget yan. Tayo pinag-uusapan lang natin. Pero yung pinag-uusapan natin, isa nakakapulutan ng aral din ng iba. So yung mga comment nyo, napakaganda rin na magbigay kayo ng mga comment o halimbawa sa mga nangyayari sa lugar nyo. Napakaganda. Kasi para mapulutan din ng di man tayo ang maging politiko, eh, malay mo mabasa ni re-elect. Diba? O ni ganito ganyan. Yan ang point natin. Kung malimbawa, o sabagay, alam naman natin na yung mga yan, matatalin yan. Kaya lang, siyempre, minsan sa dami rin ng mga iniisip yan dahil hindi lang naman yung traffic ang problema sa bayan. Pero once na magkaroon sila ng ano, magbasa yung comment mo, very good. Yun na makapagbubukas ng kanyang isipan. Magbukas ang kaisipan ng ating re-elect at maging maayos na ang traffic. So yan, maraming salamat ulit. Magandang hapon. Bumabiyahe ako. Kaya lang eh, nandito na kasi ako sa malapit sa ano. Kaya hindi, wala namang ganong sasakyan kaya.
naisipan natin na kamustahin ang ating mga supporters or followers. So, sa mga walang sawang sumusuporta, maraming salamat po. Nawa ay pagpalain tayong lahat. At magandang hapon ulit.